Ngayong araw nga ay nag-crave na ako ng iso pero ibang iso na yung ginawa ko mga best. Wala akong nabiling bagis ng manok kaya bagis na lang ng dinosaur. Ngayong araw na to, gagawa na naman pala ako ng kabutihan. Namimiss ko na naman yung dati kong gawain mga best, promises. Ito na lang kasi yung nagpapasaya sa akin yung pagluluto. Ano pang hinihintay ko, di bumili na ako. Wala nga pala akong nabiling isaw ng manok. Kaya yung binigay sa akin isaw na lang ng dinosaur. Charot lang best, promises. Ang una kong ginawa ay hinugasan ko na ito. Dahil sabi nila doon na hugasan na ito pero isusuro ko pa rin. Sabi nga nila, hugasan mo muna bago mo kainin. Uy, ano yun? Hoy, ikaw na nanonood. Green-minded ka na naman. Iba yung iniisip mong kainin. Okay, back to the topic tayo. Pagkatapos ko na nga palang hinugasan, linagyan ko na ng asin syempre at linagyan ko ito ng dahon ng kalamansi. Linagyan ko na rin pala ito ng bawang at linagyan ko na rin pala ito ng pamienta. At hindi magpapahuli dito yung laurel. Yes, best promises. At linagyan ko na rin ito ng tubig ng Pacific Ocean. Isa lang na natin. Boss, nakita ko nang bumuburik siya. Tinanggal ko dyan yung mga bula-bula niya. Tinanggal ko yan kasi trip ko lang. Habang pinapakuluan ko na nga pala ito, pinokpok ko na yung mga bawang na yung mga best. At syempre, nagiwan na rin pala ako ng kalamansi. Nakukuton pa yung landitan namin. Oh, sweet kasi yan. Katapos na nga pala yan, ito na nga pala yung tumbong ng dinosaur. Okay na natin, ilagamin kay Tidaji Palengke. Pero all good na yan, masarap din naman yan. Pagkatapos ko nga pala itong pinakulan, nilagyan ko ulit ng bawang. Nilagyan ko na ito ng maraming toyo. Ay, konti lang pala yun. At syempre yung kalamansing inilap-ilap ko. At ang nilagay ko dito magpapasarap ay yung oyster saucing. Yes, best promises. At ito na nga yung favorite ninyo, yung nang lalamas. Kaya lamas-lamasin na natin mga best. Pagkatapos ko nga palang minarinade ng 24 hours and 300 hours and 600 billion years ago. Okay, nilamoy. Ano, daddy? Syempre, tinusok ko na ito na parang isaw ng manok. O, ayan, nilapit ko na sa camera. Baka malabo na yung mata mo. At meron nga pala... Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ang alam mong tawag dyan is yung electric pangtuno. Kung naklatan, kaya yun, tangan kayo sa akin. And this is it, the marinating tumbong ng baboy. Okay na tayo dyan mga best. Kaya ito naman, dito na nga wala kaming pangpahid. Kaya kumuha ko dito sa kasabaan. At pambansang pagtakyan ng mga Ilocano. Kasabaan. Pinutol ko nga pala sa dulo at syempre pinokpo ko na yan. Boy Scout ako kaya alam ko yung mga ganyan mga best. Promises. Hinugasan ko na naman ito. Baka sabihin nyo hindi ko na naman hinugasan. Mainit-init na nga yung electric pagtunuman na yan. Kaya nilagay ko na nga yung mga isaw ng dinosaur. Grabe ang lalaki ng mga isaw na to mga best. Promises. Pero habang tumatagal sila sa pagtunuhan na yan, naiisip ko na parang pangsangyupsal ata tong ihawan na to. Kaya ayun, nilagyan ko na ng mga saucing. So ayun guys, mabagal yung pagtunuhan kaya mag-aaron na lang kami ng uring. Ito na kayong sinasabi ko, ginamit na rin namin yung uling na yan. Kasi baka abutin kami ng 5 oras to, makaapoy siya pumudod. Best promises. Mas all goods talaga yung mga ganito, yung mga uling. Ikaw best, all goods ba rin ba yung tropa mong uling? Ay, papes dyan. And this is it, pansit kabagan. Ito na nga ang aking nilutong isaw ng dinosaur. At ayan na nga, kala nyo Red Horse, hindi, tubig lang yan mga best. Panahon na para magbago pero is light lang mga best. Pagkaluto ko nga pala ito, kinain ko na sa inyong harapan. At ayan, napakasarap, all goods. At ito yung suka niya, oh ala, nagima. Try nyo mga best. So ito mga best, try nyo itong anong tawag nito, tumbong ng baboy. Masarap to, I love it. Pero ayoko nang kumain ng masyado kasi baka alam mo na healthy na tayo.